How to speak better English. 5 tips. Alam niyo mga kababayan, sa panahong ito, kinakailangan marunong kang magsalita ng English lalo na kung gusto mong kumita na mas malaki at mas mataas. Kasi nga lalo na kung gusto mong maging OFW, napakalaga na hindi lamang nakakaintindi ka ng English, dapat nakakapagsalita ka rin ng English para sa ganun mas mataas ang chance mo na matanggap sa trabaho at makapaghanap buhay, hindi lamang sa ibang bansa, pati sa mga call center agents, sa mga BPOs na naririto sa ating bayan. Napakahalaga nito ngayon dahil nga ang global economy, ang global marketplace, ang namamayagpag na salita at conversation or language sa pag-uusap ay English na. Kaya nga ito ay 5 tips para sa ganun matuto kayo. Number 1, dapat magbasa kayo ng libro. Read books, mga novels, mga history books, mga kung ano-anong libro, mga factual books. Basahin nyo, matuto kayo, mga business books, mga literary books. Magbasa kayo kasi sa pagbabasa ninyo, kahit na papano maglaang kayo, kahit na papano 30 minutes kada araw, magbasa kayo ng English na libro para sa ganon gumanda inyong mga vocabulary at dumami ang inyong kaalaman sa pananalita ng English. Pangalawa, manood kayo ng mga international news. Napakaraming international news ngayon sa mga hindi lamang mapapanood nyo sa mga cellphone nyo, sa mga TV. Maraming international news. Katulad niya, mga CNN, mga Bloomberg, mga BBC, Discovery Channel. Ang dami niyan. Maraming mga English news stations na kahit na paano manood kayo, kahit na 15 minutes to 30 minutes every day, makakatulong yan sa inyong para matuto kayo na mas magaling magsalita ng English. Pangatlo, mag-practice din kayo. Kahit na paano, 5 to 10 minutes every day, kausapin yung sarili niyo sa salaming, practice niyo. Kunyari, meron kayong kausap na Amerikano o mga Briton o Australiano, Singaporean, magmatuto kayo, mag-practice kayo, kausapin yung sarili niyo para kayong may conversational mirror na tinatawag doon. O kung hindi, meron naman mga sa internet, matche-check ninyo, may mga conversational doon na mga English programs, pwede kayo mag-practice daily. Kahit na 10 minutes to 15 minutes every day, napakahalaga niyan. Pang-apat, mag-write kayo ng articles. Write articles or write speeches. Kunyari, ikaw ay magsasalita, isipin mo, imagine mo na ikaw yung magsasalita sa isang graduation, ikaw yung kanilang commencement speaker or graduation speaker, pwede kang gumawa ng mga articles, mga speeches. Kasi habang sinusulat mo yung mga artikulo o yung mga speeches mo, na-ensayo yung ang inyong kaalaman sa English. At panglima, humanap ka ng kausap na marunong mag-English. Para sa ganun, magkaroon kayo ng conversational experience, no? Kaya nga, sino yung mga yon? Kung may mga dayuhan kang kilala, maganda rin. Kung hindi, sa internet, kung meron kang pwede mga makausap doon na dayuhan, pwede rin. Meron naman mga nag-tutor din sa internet ng English language, no? Pwede rin yan. Or yun nga, kung ikaw ay mag-a-abroad, subukan mo rin makipag-usap sa mga tao sa English para nang sa ganon, magkaroon ka ng actual experience in talking to people na who knows how to speak English. Those are the 5 tips that I can share with you so that you can become a better speaker and you can converse more confidently with people who can speak English. And that will give you a better chance in your life, in your future, in your career. Yan lamang mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.